Yun Soriano, basahin po natin ang kanyang komento. Pareho lang ang Hades at Sheol. Huwag kang magturo kung hindi mo alam. Okay, so bago po natin sagutin, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Please like and subscribe to our channel. Ngayon, ang ating pong binabasa, yun po ang nagpapatunay kung magkaiba po ito. Ang inyong pagkaunawa, parehas lang ang Hades at Sheol. Tandaan po ninyo, yung lugar ng mga patay may dalawang hati. Nakita po ninyo, isang Hades o tinatawag na Sheol. Yung Sheol, mayroon pong tinatawag na inaaliw doon ang mga kaluluwa. Katulad po ni Abraham at ni Lazarus. Tingnan natin kung magkaiba ito. Ang sabi mo, parehas lang, pareho lang. Di alamin po natin at basahin natin. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Lucas 16:22. Tuloy-tuloy po ang pagbabasa para makita lang natin yung inahanap natin. Ang tanong po ninyo'y pareho. Tingnan natin dito sa kasulatan ay ito po ngay may dalawang hati. Kaya maintindihan natin dito sa mga sulat ni Lucas, basahin natin. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Ibig sabihin dito sa ating binasa, may dalawang taong namatay. Ito'y talanghaga ng ating Panginoong Hesus. Para maintindihan natin, kailangan natin ng unawa na magkaroon ng tamang diwa sa ating binabasa. Ngayon, naiintindihan mo ba? Itong kalalagayan ng dalawa, yung isang pulubi at mayaman, parehas po silang namatay at inilibing. Ngayon, saan napunta ang kanilang kaluluwa? Ito ang tanong. Ngayon, basahin natin sa verse 23. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama ni Abraham. So, lugar ng mga patay yung pinuntahan ng mayaman at nung pulubi. Ana, ang pangalan ng pulubi ay si Lazarus. So, iisang lugar yung kanilang pinuntahan, lugar ng mga patay. Ngayon, ano ba yung lugar ng mga patay? Tingnan natin. Tuloy natin sa 24. Kaya, tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Anong lugar na puntahan ng mayaman? Paghihirap. Di ba? Ibig sabihin, yung kanyang pakiramdam ay hirap na hirap na. Ibig sabihin, yung pakiramdam, ito yung ang kaluluwa ng isang tao na napunta doon sa Hades. Yung Hades na yon makikita natin sa ibang hasalin. Kasi dito, lugar ng mga patay. Basahin natin. At mula sa Hades ng kanyang pinagdurusahan, sino po yung napunta ng Hades na nagdurusa? Yung lalaking mayaman. Doon sa lugar ng mga patay, mayroon din Sheol. At doon sa Sheol, doon nga po napunta si Lazaro at si Abraham. Kaya kung itutuloy natin, ganito yan pangyayari. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham. Ibig sabihin, mayroon silang natatanaw, nakikita yung kabila, pero hindi pwedeng pumunta si Lazarus doon sa kabila, doon sa kinalalagyan ng lalaking mayaman. Doon nga yung Hades. Yung mga taga-Hades naman, hindi pwedeng pumunta doon sa lugar ni Abraham. Kasi mayroong pagitan na bangin, yun ang naghihiwalay. So yung dalawang lugar na yon, lugar ng mga patay. Kaya magkaiba yon, hindi po parehas. Kung parehas ang pinaglagyan ng Hades na sinasabi po diyan, ano? Di ba nagdurusa yung lalaking mayaman? Ibig sabihin, nagdurusa rin ba si Abraham at si Lazarus? Hindi po. Kasi dito, kung itutuloy natin, siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazarus upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat hirap na hirap ako sa apoy na ito, ituloy natin. So yung kalagayan pala ng lalaking mayaman, napunta doon sa Hades ng paghihirap. Ngayon, si Abraham naman, anong kalalagayan niya? Hades ba rin ba yun? Subalit sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa.
Ibig sabihin, mayroong lugar na kaaliwan, inaaliw doon ang kaliluwa, at may lugar na pagdurusa. Kaya yung lugar ng pagdurusa, yun ang Hades. Nakita po ninyo yung tinatawag na Sheol, papaliwanag ko mamaya ano. Dito nga po, inilagay sina Lazarus, Abraham, yung mga taong sumunod, nagtiis sa kanilang kahirapan. Kaya ang sabi ni Propeta Samuel, iaahon uli sila. Pero yung mga nagdurusa doon sa Hades, eh hindi po makakaahon. Alamin natin ang bawat bagay na ito. Tingnan mo, magkaiba ito. Ngayon, puntahan natin yung lugar ni na Abraham. Ang sabi po ni Propeta Samuel, alamin natin sa kanyang mga sulat. Dito natin maiintindihan. Ito po, basahin natin. May kapangyarihan ang Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Malinaw po ba? Yung lugar ng mga patay, ano nga po yun? Na kung saan pwedeng silang iaon doon at alisin pagdating ng panahon ng paghuhukom. Ngayon, basahin natin sa isang salin. Ito po, pinalinaw. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Tingnan po ninyo, ang Panginoon nga po ang naglagay doon sa Sheol. Sino pong inilagay doon sa Sheol? Di ba't si Abraham? Di ba't si Lazarus? At mga iba pang mga sumusunod sa pamaraan at utos ng Diyos, diyan napunta yung kaluluwa nila para magpahinga, para iahahon. Sapagkat yung lugar na yan, diyan inaaliw ang kanilang kaluluwa. Kung ibabase natin doon sa Lucas 16:25, subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. So may lugar yon, may dalawang parte, isang lugar ng paghihirap o pagdurusa ng kaluluwa ng mga taong yan po. Ang pinahalagahan niya yung mga bagay ng pangmundo. At si Lazarus naman, namuhay ng pagtitiis sa kanyang buhay. Kaya napunta sa piling ni Abraham. At doon sa piling ni Abraham, inaaliw yung kanilang kaluluwa. So, malino po? Yung tanong mo, ang sabi mo, no, balikan natin. Pareho lang ang Hades at Sheol. Huwag kang magturo kung hindi mo alam. Hindi naman talaga ako nagtuturo, binabasa ko sa kasulatan. Saan mo nabasang parehas yan? Yung Hades, paghihirap. Yung Sheol, pwedeng doon alisin uli ang mga taong mga banal at sumusunod. Para sa paghuhukom ni Kristo, bigyan sila ng buhay na wala hanggan. Tingnan mo't magkaiba yan. Ito ang meaning sa mga paliwanag ni Juan. Basahin natin. Juan 5:28. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas, ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli. Diba? Sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Nakita po ninyo, hahatulan. Ngayon, kaya nga po yung mga napunta ng Hades, nagdurusa. Eh ngayon, kung parehas yung Hades, tawagin mo rin Sheol, paano naman sina Abraham? Kasi maliwanag ang sinasabi ni Propeta Samuel. Ano? Si Propeta Samuel, ang kanyang aral at turo, isinulat niya ito dahil utos yon ng Panginoon sa kanya na isulat yon. Muli natin basahin para maunawaan po ninyo. No? Dito sa 1 Samuel 2:6. Yan po, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. Nakita po, kaya namamatay ang tao dahil nga may plano ang Diyos na may buhay na walang hanggan, kaya bubuhayin muli. Nakita po ninyo, may kapangyarihan siyang ilagay sa lugar ng mga patay. Doon sa lugar ng mga patay, pag nailagay ka doon sa tinatawag ang inaaliw doon ang kaluluwa, maaaring yun ang Sheol. At doon naman sa paghihirap, yung mga taong makasalanan, gumawa ng kasamaan, dadalhin sa Hades ng paghihirap. Kung ang inyong unawa ay parehas lang, ay di nagdurusa din si Abraham at si Lazarus. Kung ayan ang inyong unawa, tapos sasabihin mo kung huwag magturo, eh hindi ko naman ako nagtuturo, binabasa ko. Huwag ka lang magalit sa akin. Hindi na ako nagtuturo, binabasa ko. Yan, binasa ko ang katotohanan. Magkaiba pa o pareho? Ang unawa ninyo, pareho. Binasa nga natin. Yung Hades,
tungo na iyon sa ikalawang kamatayan. Yung shawl, iaahon muli. Tatanggalin siya doon sa lugar ng mga patay para bigyan ng buhay na walang hanggan. O alamin natin, yung Hades, diretso na ng ikalawang kamatayan sa impyerno. Ito po, para maintindihan mo. Ito po, basahin po natin sa Apokalipsis 20:14 hanggang 15 para maintindihan lang ng mga sumusubaybay sa atin, maging kapatid ko sa pananampalataya, para maintindihan nila at maipangaral nila ng tama. At kayo rin po, kung kayo hindi nakakaunawa at parang gusto mo nyo akong tumigil sa pangaral, sabi mo, hindi ako nakakaunawa, ito po ang kahihinatnan ng mga taong napunta ng Hades para maalaman mo. Basahin natin, ang kamatayan at ang Hades, yan po yung lugar ng Hades, wala po niyang salitang shol. Ang kamatayan at ang Hades ay itatapon sa lawa ng apoy. Malinaw po. Idedirekta na doon sa lawang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Malinaw? Tuloy pa natin. At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy. Sa lawa ng apoy. So, malinaw po. So, basa tayo ng isang salin para lang maintindihan natin. Ano po? At ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. So, malino po ba? So, Hades lang po ang pupunta ng impyerno. Malino po ba? Ang inyong pagkaunawa ay parehas. Tapos sasabihin mo, huwag akong magturo. Eh, binasa ko na lang po muna. Yan. Hindi man po ako ang tagapagturo si Kristo. Siya ang ating dakilang guro. Siya ang nagtuturo ng mga aral na kung sana yun atin din pakikinggan, yun din ang ating inaral, yun din ang ating sasabihin kung kapatid kita sa pananampalataya. Maaring hindi kita kapatid sa pananampalataya, kaya hindi mo matanggap. Dito, yung lahat na nag-subscribe, alam ko kapatid yun sa pananampalataya. Humahawak sila ng katotohanan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito, maaring hindi kita kapatid sa pananampalataya, ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, please like and subscribe to our channel para maalaman ko kung ikaw ay sumusubaybay at sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Yan ang isang bagay na matutunan mo, ikaliligtas mo yan. Kaya ito, sinasabi ko na ho sa inyo, makinig po lagi kayo dito sa ating channel para maturuan tayo ng mga aral at turo ni Kristo. Yung aral na ganito na pareha lang, maaring hindi yan aral ni Kristo. Maaring parehas, lugar nga po yun ng mga patay. Pero doon sa lugar ng mga patay, may Hades. Maaring yung Sheol kasi nga yun aahunin ang mga napunta doong mga mabubuting tao. Katulad ni Lazarus, Abraham, kung sino pa yung mga sumusunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kung ibabase po natin sa mga sulat ni Samuel, balikan po natin yon. Para lang sa ikauunawa ng mga taong hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Muli natin basahin ito. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Malinaw po ba? Eh, yung mga nasa Hades, diretso ng ikalawang kamatayan. So, magkaiba yan. Yung Sheol, kapag napunta, ang mga kaluluwa doon, may pag-asang alsin doon sa lugar ng mga patay. Amen? Doon sa lugar ng mga patay, may Hades. Doon naman, direkta sila sa lawang apoy. Kung ibabase po natin sa aklat ng pahayag, muli natin babasahin at babasahin ko sa inyo para lang makaunawa kayo sa salita ng Diyos. Balikan po natin ito, ano? Dito sa isang salin, Tagalog ang Biblia. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawang apoy. O, di ba? Yun po ang ikalawang kamatayan. Malinaw po din yan. Nagdurusa na po sila doon sa Hades, mas matindi pa ito. Lawa na. Lawang apoy. Yun po ang tinatawag na ikalawang kamatayan. Okay po ba? So, sana po sa inyong pagtatanong ay hindi man ako nasasaktan kasi alam ko ang sinasabi ko. Alam ko yung aking unawa na kung saan ay yung Hades, paghihirap. Yung Sheol,
inaaliw doon ang mga kaluluwang napunta doon. Katulad din na Abraham. Diba? Balikan natin. Para malaman mo, yun ay lugar ng kaaliwan na kung saan ay hindi nagdurusa katulad nung nasa Hades ng isang lalaking mayaman. Nagdurusa sa Hades upang maranasan niya yung paghihirap. At doon sa Sheol, hindi naghihirap ang kanilang kaluluwa. Basahin muli natin. Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo, nasa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit, ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Nakita mo? So, yung in-upload kong part 4, kung nasaan napunta ang kaluluwa, aralin mo rin yun. Kompleto doon, sana maunawaan mo pa. Kaya, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway, huwag ka naman makalimot na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Ibalik natin sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa amang makapangyarihan sa lahat at maging sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.